Gusto mo bang malaman kung paano mag-alaga ng mga sisiw? Tapusin mo panoorin ang video na ito dahil ituturo ko o sishare ko sa iyo para malaman mo o madagdagan pa yung kaalaman paano mag-alaga ng mga sisiw para hindi sila mamamatay. Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta po kayo mga ka-chicken? Welcome back po dito sa akin channel. Ngayon mga ka-chicken, nandito nga pala ko sa loob ng ginawang bahay ng manok. Dito na yung mga heritage breed ko, mga tagtuman sa sila. Labing limang ko sila lahat. Okay, ngayon mga ka-chicken, pasinsya nga pala at medyo natagalan tayo na makapag-upload ulit ng bagong video kasi nagkaroon lang ng technical problem. At nagpapasalamat nga pala ako mga ka-chicken doon sa mga bagong subscriber natin dito sa aking channel at doon sa patuloy na sumusuporta dito sa aking channel. Maraming salamat at lalo na doon sa mga nagme-message at nagko-comment na marami daw silang natutunan dito sa ating video. Maraming salamat po. Sobrang saya ko na nakatulong at naibahagi ko rin sa inyo yung aking mga natutunan. At sisikapin ko po na makapagbahagi pa sa inyo ng mga dapat niyong malaman tungkol sa pagmamanukan at iba pa. Kaya sa video na ito mga ka-chicken, ibabahagi ko sa inyo ang isa sa napakahalagang bagay na dapat nating malaman sa pagmamanukan ay ang tungkol sa pag-alaga ng sisiw. Napakahalaga po na ang topic na ito, lalo na't may isang kaibigan ako na taga-suporta din dito sa ating channel na nagpapatulong kung paano mag-alaga ng sisiw. So, shout out nga pala kay Ma'am Laura Prado. Ma'am, shout out po niyo. Kasi nakakapanghinayang po mga ka-chicken kasi yung una nilang na inalaga ang sisiw na 15 sisiw, binili pa nila, di old, pero namatay po lahat. Nakapanghinayang po, pero yung nga sabi ko na charge to experience na lang po. At kaya itong video na ito, sishare ko sa inyo kung paano ba alagaan ang mga sisiw mula D1 hanggang sa paglaki nila. Kaya tara, simulan natin mga ka-chicken. Ang mga itlog ng ating mga manok ay bago magiging sisiw, idinadaan muna natin sa incubation process. Sa pag-incubate sa kanila sa pamagitan ng dalawang paraan. Una, yung natural na paraan, yung sa paglilimlim ng ating mga inahin, yung inahing manok. Pangalawa, doon sa artificial na pamamaraan o yung pag-incubate natin doon sa mga man-made incubator. Sinasalang ito sa mga incubator o nilimlimliman ng ating mga inahin ng 21 days hanggang sila ay magiging sisiw. Ngayon, nagiging sisiw na sila. Ito yung D1 sa kanilang buhay. Ngayon, ang tanong, paano mo naman sila aalagaan? Kung mayroon ka ng mga sisiw, ganito, paano mo daw aalagaan sila sa kanilang D1? Ang pag-aalaga ng sisiw ay mayroon ding dalawang paraan. Una, yung pagpapasama sa kanila, sa kanilang inahin, doon sa lalagyan natin, na makapiling nila ang kanilang ina. O ang pangalawa ay yung paglalagay natin sa kanila doon sa brooder. Tulad nito, pinagsama natin sila lalo na kung marami. Ngayon, pag-uusapan naman natin mga ka-chicken yung unang araw ng ating mga sisiw. Kung ano ba dapat ang mga gagawin. Kasi para doon sa hindi pa nakakalam, yung mga sisiw po natin ay napaka-sensitive sa mga unang araw nila. Madali po silang mamamatay kung hindi po natin sila maalagaan ng maayos. Okay, sa unang araw po ng ating mga sisiw ay makabuting unang painumin po muna natin sila bago natin sila pakainin. O mas makabuti na yung una natin ibigay na tubig sa kanila, yung tubig na may asukal.
yung kalahating litro na tubig, lalagyan natin isang kutsarita ng asukal. O anong purpose po ng asukal? Kasi po, nagbibigay po sa kanila ng energy itong asukal. Saka, pwede din po, tulad dito sa akin, yung ginagawa ko, aside sa asukal, binibigyan po sila ng dextrose powder at sinamahan ko ng selectrogen powder para sa kanilang pinaka-electrolytes nila para makarecover sila sa kanilang lakas, kasi po yung nasisiyo sa unang araw nila ay mahina po sila, kailangan po nilang ma-rehydrate, magkaroon ng lakas. Kung magbabakuna naman kayo, bakunahan niyo ito ng NCD B1B1 sa loob ng 5 araw mula sa kanilang D1. At dapat magkaroon kayo ng proper disposal sa mga ginamit niyo sa pagbabakuna pagkatapos niyong magbakuna. Para masiguro ko po na makakainom silang lahat, naisa-isa ko po silang nilalapit yung mga tuka nila doon sa ipapainom natin ng 3 beses. Ingatan nyo lang po na hindi masama ang ilong nila para hindi po sila magkakasakit. Ito po ay paraan ko para masigurong sila lahat ay makakainom, pati yung mga mahihina makakainom rin. Kaysa ilalagay lang natin, meron kasing mga mahihina na hindi na kainom kasi nasapawan sila ng mga malalakas na sisiyo. Ang mga sisiyo po natin ay napaka-sensitive po sa lamig. Siguraduhin ang paglalagyan sa kanila ay hindi sa mahangin na lugar para hindi sila mahamugan, lalo na kung gabi. Makatulong na lagyan sila ng dyaryo ang sahig nila o kaya lagyan ng ipa sa brooding nila, kasi yung ipa po mga ka-chicken ay nakatulong na magbibigay ng init sa kanilang katawan. Pumunta lang po tayo doon sa mga malapit sa ating lugar na mga gilingan ng palay. Doon po makuha tayo ng ipa na pwede natin gamitin dito sa ating mga sisiyo, kasi napakalit ng tulong po ng ipa para sa ating mga sisiyo mga ka-chicken. Kasi aside sa nagbibigay na ito ng init para sa kanilang katawan ng ating mga sisiyo, ay nakatulong din itong mapatuyo yung kanilang mga ipot para hindi po mabaho sa ating brooder. At ugaliin lang po na palitan ito kung makikita nyo na marami ng ipot, o kung mas mainam, palitan nyo once a week para masigurado natin na malinis yung sa loob ng ating brooder. Tungkol sa ilaw naman mga ka-chicken, kung ilalagay natin ating mga sisiyo doon sa ating brooder, ang dapat na ilaw na ating gagamitin o dapat na bumbilyan natin gagamitin ay yung incandescent bulb. Huwag yung LED o yung mga puting ilaw kasi wala pong init yun. Yung gagamitin po natin ay incandescent bulb, yung yellow. At sa katanungan naman kung ilang watts ang gagamitin natin na ilaw o bumbilya, ay depende po kung ilan yung sisiyo. Basta yung tatandaan nyo, 1 watt per bird po. O, kada 1 watt, isang sisiyo. 50 sisiyo, ang gagamitin po natin ay yung 50 watts. 1 watt per bird po yung ratio natin mga ka-chicken. At saka yung sukat naman ng ating bumbilya nilalagay sa sisiyo ay dapat 12 inches o isang ruler. Huwag masyadong malapit o nasa baba masyado kasi nasira po yung mata ng ating mga sisiyo. At maglagay po ng ilaw mula D1 hanggang panglapin 4 na araw. Pero kung malamig pa sa inyong lugar, pag 2 weeks nila, pwede din naman pailawan pa rin sila hanggang pangatlong linggo. Wala pong problema yon. At yung pag-introduce naman sa kanila, tungkol sa pagkain, ay mas mainam na yung pagkain ilagay doon sa kanilang sahig o yung tinatawag na floor feeding.
kasi yung ating mga sisiu sa mga unang araw nila ay curious pa yan sila sa kanilang paligid para matutunan nila na yun pala ang pagkain nila. Ang pagkain naman para sa ating mga sisiu ay pakainin sila ng chick booster mula day 1 hanggang isang buwan. Chick booster po yung ibibigay natin pagkain sa kila dahil kompleto na po sa mga vitamina at mga pangailangan ng kanilang katawan. At dapat ugaliing hindi maubusan o hindi mawalan ng pagkain yung pagkainan nila dahil dapat laging may laman yung pagkainan nila o yung kinatawag na dapat ad libitum yung pagpakain sa kanila na hindi talaga naubusan ng pagkain yung pagkainan nila. Dapat hindi din mawala ng tubig ang ating mga sisiu. Laging may tubig sila sa kanilang brooder. At dapat ugaliin din itong palitan. Kung maglagay tayo ng tubig sa umaga, pagdating ng hapon, ay dapat palitan na naman natin yung tubig doon sa kanilang brooder. Ugaliin silang painumin ng electrolytes kasi ito yung building stage nila sa pagiging sisiu pa nila. Hanggang sa kanilang paglaki. Kaya pugaliin silang bigyan ng mga vitamina at electrolytes para magiging malakas sila at hindi madaling magkakasakit. At siguraduhin hindi mapasok ng ahas, pusa at daga ang ating brooder o ang ating paglalagyan ng mga sisiu. Kasi yan po yung paboritong kainin ng mga predator kung hindi natin sila malagay ng maayos o mas secured yung paglalagyan sa kanila. At kung mayroon naman kayong mga mosquito net na hindi na nagagamit, pwede nyo din po lagyan yung pinaka-ventilation ng ating brooder o yung ating paglalagyan ng sisiu para hindi po basta-basta mapasok ng mga lamok. Kasi yung lamok po isa po nagbibigay ng sagit doon sa ating mga sisiu, lalo na kulang pa sila sa balahibo.
Okay, ayan po mga ka-chicken, ano? Nakita nyo na po kung paano mag-alaga ng sisiw. Sana'y may nakuha kayong idea at sana'y may natutunan kayo sa video na ito mga ka-chicken. Disclaimer lang po, ano? Ito lang po ay sa aking sariling natutunan at experience dito sa pag-alaga ng sisiw. At sana'y nakatulong din sa inyo mga ka-chicken. So, ngayon, shout out muna tayo. Shout out kay Jurus Katoysa from Binalunan, Pangasinan. Pinagpala Vlogs from Laguna. Alvin Gonzalez from Saudi Arabia. Gilmar Istumago from Cebu City. Sean Clyde Fronteras from Asim Sar Province.